shoutout muna tayo. So, shoutout muna kay Sir Agomay Jerry. At isang shoutout din kay Davis John Tech. Ayan. So, babuhay kayo and more power mga sirs. Ayan. Solar, bumalik tayo ngayon dito sa ating in-install na day, no? So, titingnan natin, ano, medyo makulimlim na ngayon, pero meron pa rin harvest na nasa 1.6. At based sa PB1, ayan, nakikita natin na 305, 303, medyo bumababa yung voltage. Ayan, yung sa PB1 input. Ganun din sa PB2. Ayan, so yung harvest ngayon, maghapon, nasa 12.6 kilowatts. Ayan, humihina. Ayan, balik tayo dito sa ating interface. At yun niya, medyo mahina yung harvest. At dahil mahina ang harvest, nakikita natin na ang load ay nasa 2.3. Ibig sabihin, kulang tapos yung dito sa panel. 1.4 lang or 1.3. Samantalang yung load natin sa aircon, yung consumption ay 2.4. So to the rescue, ang ating battery, ayan, makikita natin dito na kumukuha ng 1 kilowatt. So pag pinagsama natin itong power dito sa battery at sa power dito sa panel, naisusupply niya yung, ano, yung consumption para sa aircon ito na 2.4. At dito naman sa grid, wala pang function, hindi pa tayo umuutang o kumukuha ng power sa grid o sa Miralco. Tanging yung dalawa lang ang nagtutulungan, itong panel at saka yung battery para i-energize yung mga air condition. Ayan. Ngayon ay nagpalit tayo ng circuit breaker. So sa ngayon ay may rating ito na 200 amps at pinalitan natin itong isang 150 amps. So maganda ang function niya. Ito kung hikipuin natin, wala namang kainit-init, oh. Wala. Pero hindi na ron kasi mga kuryente tayo. 300 volts na doon. Walang init. Ito lang mainit, eh. Yung inverter lang mainit. Ayan. So, check natin kung may ano. Ayun. Sa gabi na yan, eh. No? Ang taas na nga, oh. So, ito ang output. So, dito, dahil nga paggabi, wala nang harvest. So, kumukuha na tayo sa grid. At siguro nag-aircon sila dito paggabi. Baka nag-aircon sila dito paggabi, no? Mahuhuli yung mga gwardya dito pag gano'n. Kasi mayroong lumalabas na consumption. Ayan, oh. So dito sa AC natin, AC output 234 volts. At makikita natin na mababa lang yung amperahe. Hindi kagaya kung DC ang ginagamit natin, ano. So itetest natin yung amperahe kung ilan. Ayan, oh, 16.6. Yan ang amperahe. Ito, ha. Ito yung sa battery, ano. Ayan ang information ng battery. So 98% na lang yung state of charge. SOC means state of charge. At yung U na yan, yan yung voltage ng battery natin na natitira. So yung 9.5, yan yung amperes or yung intensity. At ang power na nakukuha sa battery ay 505. So iti-check natin kung tama or malapit sa 9.4 ang nahuhugot dito sa battery. Iti-check natin dito. Ilan? Yun, tama, oh. 9.2, 9.1. So malapit lang, no? So check natin ang amperahe ng PV or yung photovoltaic, ano. So ayan, ha, 2.7 lang. 2.7 amperes.
So ayan mga ka-solar, tingin ko ay okay na to. So i-close ko na muna to, mga ka-solar, no. Ayan. At hanggang sa muli mga ka-solar, maraming salamat sa panonood. Maraming salamat sa suporta ninyo. At hanggang dyan na lang muna ang aking video. Pansamantala ako'y magpapaalam na. Usap ulit tayo sa susunod na video. Ang inyong ka-solar, paalam!